kasi nung namatay yung mga apostles, nagkaroon ng doctrine of the Trinity. Yung Trinity, nagkaroon siya ng facelift, yung nagpagpa throughout the ages. Halimbawa, yung unang-unang word na Trinity, hindi pa yung teaching ng Trinity ngayon na present. Yung unang teaching ng Trinity, ni Tertullian, ano ba yun, wala pa katoliko nun, may drama play, tapos nagpapalit na maskara. Familiar ka sa Kauka, di ba? Kauka. Kauka yung mga yung play. Mga Chinese plays, yung may maskara sila. Yung isang... Japanese. Hindi, Japanese meron, Chinese meron. Korean meron din lang. Dito, sinakulo yata sa Pilipinas. Pero yung Kauka o yung play na yan, one person can play different roles. Papalit lang siya ng mukha, ng maskara. Kahit babae can play lalaki, lalaki can play babae. So, ngayon, doon kinuha ni Tertullian yung word Trinity. Yung Trinitas. Yung maskara tawag na Trinitas. Napapalit siya ng maskara pag nag-play siya ng ibang roles. So, yung original doctrine ng Trinity is parang yung turo ng oneness na one God play in different roles like as Father, as the Son, as the Holy Ghost. Ngayon, pagkaraan ng 100 years, yung Trinity naging separate roles na God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ano na siya, naging, hindi na siya one God playing same different roles, but three different persons. Three different persons. So, nagkaroon ng debate sa Christendom. Ang nangyari, si Constantine, kilala niyo si Constantine the Great? Si Constantine the Great, siya nagkaroon ng atomism. Yes. Ang alam yung unang-unang niyang ginawa, pinagkasundo niya na ma-approve yung Trinity doctrine. Nagtawag siya ng council. Yung Council of Nicaea, pwede mo ma-research sa internet yan. Dito sa Council of Nicaea, dinibate nila yung Godhead. Arianism. Ituro ng JW, parang Arianism. JW, wala ka Trinity. Ha? JW, wala Trinity. O nga, yung version, yung kalaban ni Athanasius dun sa Council ni Constantine, yung teaching ni Arius, against siya dun sa Trinity na tinuturo na dun. Ngayon, nag-vote sila. Na-approve yung kay Athanasius at na-exile si Atharius. That means to say, ang nanalo sa council kay Constantine yung Trinity. Ang purpose lang naman ni Constantine, kaya niya miniting yung mga pastor. Para gamitin niya sa political yung mga pastor. Gagamitin niya yung Christianity for his benefit to cement the empire together. Pero in so doing, yung paganism, na-mix niya sa Christianity. Sa paganism kasi meron ng Trinity eh. Meron din silang Trinity doctrine. Okay lang sa kanila maniwala sa different gods. So, yan ang reason. Ayan. Actually, wala naman sa Bible Trinity. Hindi naman sinulat. Ne, pero kinalala yung mga ano, kunyari, yung binaptize si Christ in John the Baptist. Di ba yung spirit niya, ano? Tapos yung namatay si Jesus Christ. Di ba yung spirit niya? Tapos sinabi din naman ni God na ano, ni Christ na ano? Ano? Anybody, ano? Baptize in the name of the Father. Oh, meron din yung lahat na way papunta kay Father, papunta sa kanya muna. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. May verse na ano na parang Trinity, pero mayroong verse hindi. Yung I am the way, the truth, and the life, contra Trinity yun. Di ba sabi niya, I am the way. Ano din niya, nasabi yun. Yung sa baba na verse, if you have seen me, you've seen the Father. Merong isang grupo na against sa Trinity, narinig na yung oneness. Hindi ba? Si Almeda, narinig mo na. Will be Almeda. Dito lang yun.
si Wendy Almeida sikat na, nang sumikat yung time ni Ramos yung time parang ano siya yung makit sa Abu Sayyaf yung arrest niya si Saddam Hussein, gusto niya yung Abu Sayyaf eh convert i-convert maging Christianity maging canon lang domination nila Jesus Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade, di mo natin sikat na sikat ngayon eh. Parang kung gaano kalaki yung jail, ganyan din siya kalaki. JMC Jesus Miracle Crusade mahahaba buhok ng mga babae, mga sisters na mahaba buhok. Hindi sila, hindi nagpapatulad ng sisters. Nakabalot ba yung ano? Walang balot, buhok na mahaba. Madre na ba? Hindi madre, madre siyempre balot din. Sila buhok talaga mahaba. Hindi sila nagpapatulad. Yung mga babae, yung sisters na hindi nagpapatulad, hindi na may gamit. So, ito sila, tradisyon talaga, mas tradisyon na sila. Hindi, may revelation kasi sa Bible dyan na yung babae, huwag magdamit ng damit lalaki, tapos huwag magbutol ng buhok niya. Ito na buhok? Hindi ano ba na sobra? Hindi naman siguro. Mahaba, umabot dito. Hindi, hindi ko masyado mag-shampoo, hindi yan ako doon sa egg. Pero pag sinashampoo yun, ako doon sa egg yan. Ay nagturo sa akin, pag ordinary lang yung hintan lang, hanggang dito yung buhok, hanggang dito. Alam ko sa Jehovah's Witness, hindi pwede mo yung transfusion ng dugo. Eh kasi may... Kasi parang nagkakumunyon ka sa ako. Hindi, kasi binabatay nila sa Bible na huwag ka kumain ng dugo. May nakasulit sa Bible na kumain ng dugo. Yung mga dinuguan. Dinuguan. So, ano ba yung pinag-usapan natin? Yung Trinity, ayun. Ngayon, yung Trinity, nagkaroon na siya ng pagbabago sa dating Diyos. Parang, imagine mo ganito, three separate persons. Each person is God. Ganun na. Ngayon, sabi mo, one God in three. Yung John 14:6, I am the way, the truth, the life. No man comes to the Father but by me. Hindi siya kapantay ng Father din. Yung Father ang destination, siya yung daan. Mediator. Mediator? Oo. Hindi siya mismo yung Diyos. Siya pa rin yung daanan ng Diyos papunta sa Diyos. Yung taong sa Diyos. Oo. Yung merong verse na hindi siya pabor sa Trinity. Yung John 14:6 isa yan. Ngayon, yung baptism ni John, may bumaba na Holy Ghost. Tapos may voice nag-speak. Yun, mukhang Trinity yun. Kasi may nagsalita sa taas, may dove bumaba at si Jesus Christ nasa lupa. Tatlo na yun. So, yung Bible, kasi pwedeng interpretation na ng tao, rin yung tao yan. Kaya ang dami ano, dahil dami interpretation. Oo. Kaya ang dami ano yung speciality. Oo. Yung isang Christ-based religion, para yung denomination. May ganito, alam mo bakit dumami yan? Denomination. Pag meron sila sarili interpretation, ayaw na nila pa-correct. If someone will show them na mas malinaw to, ayaw nila makinig. Because of denominationalism na. Pero ito, hindi yan conflict sa Bible. Kunwari, may voice sa taas, may bumabang Holy Spirit, may si Jesus Christ nasa baba, binabaan. Hindi yan conflict kasi itong tatlo, yung Diyos, sabi ng Bible ha, God is a spirit. Ano ba? God is a spirit. Kaya nagtutupan. Hindi siya magkahiwalay. Yung voice na nagsalita sa taas, siya rin yung bumaba. I'll give example. Sabi ng Bible, do you believe na God is everywhere? Okay, if God is everywhere, He fills the whole universe, then, kung may narinig kang voice in one place, at may nakita kang manifestation in another place, doesn't mean dalawa yun. Same God. Same God. Working all in all. So, nasagot. Ibig sabihin, pwede sagutin yung mga verses ginagamit ng Trinitarian. Pwede. Pwede siya ma-correct. Kasi, sabi nga, dumating nga tayo sa Dark Ages. Kasi, okay. Yung kanina nga ako. Ayun na to. Dumating nga tayo sa Dark Ages. There are times na hindi natin naiintindihan. Pero gusto ng Diyos one day mag-clear sa kanya. Ay, pwede ba?
Busan. Nakabukas kanina. Hey. Post lang naman.